bata para mag nung 9. Guest speaker siya. Tapos kami guest lang kung saan yung pagawa sa akin. Okay lang, di ba? Kung magbigay ng award, kung ano man, kahit wala, okay lang. Dahil hindi expect anything na. Diba? Tsaka wala sa akin yung kasi sa akin is yung pakikipagkaibigan. Sa nakita ko kay Sarah at si Warren sa mag-asawang napakababait. And yung expect anything. Manila. Manila. Parang Manila with Y. Owner of Golden Estate College University. So, I feel that's like, very close kay Chabitian at saka kay Manny Pacquiao. So, nag-meet kayo din ni Oro, doon niya sinabi na... Magkasabay kami ni Oropesang pumanhik ng aeroplano, kami dalawa. Business class, nakasabay namin si Manny Pacquiao. Saan niya binigay yung ano, yung alahas? Yung alahas, binigay niya doon sa isang function room after the graduation na may dinner kami. Nakasama si Mama Junis ang may kagtahan na. April 10. Yun yung night na pinakamagandang night. Kaya ang suot ko, mapapansin niyo doon, naka-black gown ako na cute, di ba? Nakita ba niyo yun? Siya Pilipinyana dahil supposedly ang motive Pilipinyana. Pilipinyana dress. And pagkabigay sa inyo, nung gabing yun, nawala na rin. Pag uwi ko sa bahay, sa hotel, sa Roadhouse Hotel. Ganun, yung date na rin yun na yun pa rin. Oo, siguro madaling araw na yun kasi party-party pa kami. Doon ko lang, maghahalukat ako at aayusin ko ang gamit ko kasi ugali ko na yung mabahay man ako, ma-hotel. Bago ako mag-shower, pahinga muna. Tinatanggal ko yung laman at ng bag ko at aayusin ko ulit. E pagkita ko na siya ako, bis ko nawawala ang kahon. Ang box ng jewelry na hindi pa man din akin, di ba? Ano to, mag-enjoy lang ako sa Jensen eh. Mawawala pa ako, gagastos ang bako, di ba? Parang ganun, feeling ko noon. Tapos, ang worth ng alam. Tapos yan yung sabi ko nga, ito rin may lesson rin at napatunayan ko na talagang ang Panginoon, magdasal ka ng taimtim sa kanya at umiiyak ka na pure ang puso mong hinihingi mo. Kinabi ko talaga, nagdasal ako ng Holy Spirit, kumbag sa yon, kagulhul ako ng iyak, dinaas ko yung kamay ko. Sabi ko, I'm raising my hand to you, Lord, please give me miracles. Sabi ko, malinis yung puso ko. Wala akong kahit anong nga sa puso kong masama at magdadala pa ako ng, dinala ko pa apat na kaibigan kung pag-uwi may pera pa. So ano pa yun? Sabi ko, ikaw lang nakakaalam ng puso ko kung ano meron ako sa puso kong kanina. Yun yun. Then after that, tinawagan ko na siya. Tinawagan ko o itinext ko, basta nakasave din dito yon. Sabi ko, nawawala ang alahas na pinabebenta ko sa akin. Hagul-dul ako ng iyak doon. Dahil siyempre, pag nagsasabi ka ng totoo, ako nga sa tagal kong artista, di ba, nilalagyan ako ng eye mobis, hindi ako maiyak. Pero kung pangyayari ko ito, feeling ko, napakagaling ko ng umarte dahil nararamdaman ko na yung, di ba, yung meron na, may hugot. Diba? So, na-check, kunyari, na-check siya. Hindi, ang dialogue pa niya, do not stress yourself. Hindi kita mababayarin dahil hindi mo naman sinasadya ang pagkawala. Sabi ko, kahit na hindi mo kababayaran, babayaran pa rin kita. Kung nawala man niyang hikaw na yan, babayaran kita ng 150,000. Antayin mo ako sa Manila. Siyempre, patitingnan ko muna kung totoo o hindi. Then, bayaran kita. Para mawala. Pero ganun pa man, nung gabi pa rin yun, pagkasabi niyang ganun, ang sabi niya sa akin is, kung pwedeng makuha niya ang sing-sing. At gagamitin muna niya sa Italy, pagpunta niya ng Italy. Kung gusto kong kunin, eh ibabalik, kunin ko rin sa kanya. Sa isip ko, ba't kukunin? Hindi nga akin yan. Sige, iyo na, pero bago ko binigay yun, talagang nagdasal ako, sinabi ko pa, Lord, eto na. Yung patunay mo sa pakiramdam kung siya ang kumuha. Sige. Wala akong kalilangan, binili ko ulit sa kanya. Pero after nun, tinext ko siya at sinabi ko, alam mo, ang lakas ng pakiramdam ko. So, ikaw ang kumuha at ikaw ang nagnakaw. Sabi ko pang gano'n. Sinabi niya talaga yung Oben na nagnakaw. Yun, nakasave. Si Oben. Ano sabi niya? Si Oben. Baka hindi nasagot sa ano, kunyari pa yung tumawag kay Sarah. Ano nanginginig ang kamay ko. Sinabi mo, alam ko ikaw nagnakaw. Ano sabi niya? Aba, eh, hindi ko alam kung may sagot dito, pero ito nakasave dahil dito eh. Asa text niyo lang po sinabi, hindi harapan. Walang harapan, nasa kwarto nga ako, baka ma-job lang, hindi ko alam, di ba? Sa kwarto nga eh. Kasi imagine mo, kung ikay totoong kaibigan ka man, o hindi ka totoo at close, pwede mo akong punta sa kwarto, one room away. Ay,
Concern ka kasi isipin mo na muna ng mabuti. Baka kung saan mo nalagay, saan ka ba pumunta? No, tayo nakikisara, ganun dapat. Kasi ako ganun, sa kaibigan ko. May titignan ako, dadamayan ko muna to. Oh, eh, hindi ako makasama kina sa mga gimmickan nila, ano, aalis sila Lorenzana. Kasi ako eh, wala akong, kasi may iniisip ako, hindi ako mag-i-enjoy. Dumasal na lang ako ng dumasal, nilulul ako. Ito muna sa Obet, bakit ako na si Mary na sa Via Marie Rao tuloy. Alin ka na, umabag ka ng Obet, sabihin mo. Sampay ka lang, after, di ba? Kasi sa akin, ang puso ko, sasasabihin pa niya, ginagamit ko ang Diyos. Eh, talagang gagamitin ko ang Diyos, dahil ako hindi marunong magsulungarin eh. Di ba? Sino na lang sa Facebook? Sino na lang po sa Facebook siya? Hindi, post ba ng Facebook? Siguro ako natasasakuin. Ah, sa'yo? Kasi nga nakita na niya sa Facebook ko yung kalhati. Kalhati ng Facebook ba? Kaya tinitin ko, ano nang nangyayari? Kasi nung una, siyempre sasabihin niya. Sino na una nag-post it? Nung sagot, nung sagot niya siguro. Sinabasa ko mo sa Facebook, di ba? Ano mo nang post niya? Hindi, siyempre. Siguro, ganun talaga. Siyempre, sasagot ka na ng ano, parang may pampalo, ano ka, kasi parang ang tawag dyan, na caught in the ankle eh. Ano pang dalawa? Defensive siya. Depende. Kung hindi ka insecure, nagawa mo eh. Di magsosorry ka lang, halapin si Asinit, sino mga taong pwede kami papag-usapin. Di ba, hindi si Lorenzana, Diyos ko, isang may pahala. Akin na, kung ano eh. Na-advise yan ka. Ano, huwag natin ko naman, you are so much blessed. Kaya mo na, patawarin mo na, ganyan. Salam. So, tita, ano na lang mensahe niyo kay Elizabeth? Ano pa masasabi ko, di ba? Nangyari na yan. Wala na. Sabi ko nga, after nito, tapos na. Patatawarin na siya. Ako naman, iba magpatawad. Diyos ko nga, kung ang Diyos, magpapatawad. At saka, ang taong nagkakamali, binibigyan mo pa rin ng chance at ipagdasal mo na rin. Pero sana ka kung ang aking masasabi is, we're not getting any younger. Magtanda na tayo. Dapat na ginagawa na lang natin eh. Magsaya, magmahal sa kapwa. At tayo may matutunan. Sabi nga, live, love, and laugh. Ba't kailangan matuto pa rin tayo? Matuto na. Pero sa mali, kasi ang akin, magkakaibigan tayo. Magkaka, nasa showbiz industry tayo. Yung mga taga-resort, love mo. Yung mga taga-resort. Ay, pinagpasa Diyos ko na lahat yun. Diba? Asa ng milyon. Diba, napakaya na ba? Hindi pa yung hindi natin na-point. Sa akin, pagpatawad naman ako, lahat ng ganyan. Kaya lang, sabi ko nga, hindi pwedeng basta ang sabi nga ng Diyos. Ikaw ay natawag sa kanya, pero ikaw din mismo ang gagawa para mapalapit ka. Hindi po pwedeng para ka huwag tama, dasal ka na dasal, di ka naman gumagawa ng tama. Igaguide ka ng Panginoon sa tama. Darasal ka sa kanya, igaguide ka. Diba? Yun ay kasabihan na, diba? Kasi pag kayo magsinungaling, diba? Yun ang tanda ko sa sinasabi ni Chabela Flor Angara, doon ko narinig yung ex-governor ng Baler at ngayon ay senator na. Huwag kang sasama sa taong, di ba? Para sa lahat ito eh. Isang taong sinungaling para rin niya kung magsano kapatid din ang magnanakaw yan. Ito ay hindi pa tama kung kanina. Para sa ating lahat yon, di ba? Kasi ang sinungaling daw kapatid din ang magnanakaw yan. Yan ang pinag-ano kayo ni Chabela, tanda ko yan. Yung mga gano'n kasi ako mahilig yung, di ba? May mga quotable quotes sa bahay. Sa mga cellphone, pinapasa ko yung karapat-dapat, di ba? Sabi ko yung gano'n. Pero saka sabi ko nga, hindi ko rin naman kailangan yung lahat ay kumampi sa akin. At ang Panginoon, nangyari din sa kanya, binabato-bato, dinukot-chakot siya. But later on, at the end of the day, totoo pa rin yung sinasabi. Sabi ko nga, ako kasi, siguro naman, kilala ninyo ako. Ako isang tao na may isang salita, may word of honor ako. Yun ang iniingatan ko. Pag nagsalita ako, may kaya kong panindigan. At hindi ako marunong matakot, lalo tama ako at pinaglalabong ko yung tama. Ang akin is sa, mapapunta sa maayos, sa maganda. Kasi hindi ko gusto ng worst ng demonyo, dagdagan pa ko ng pakademonyohan. Hindi ko gusto yun. Dahil eh, may... Sa Diyos pa rin tayo, di ba? Ganun lang yun. At tita, yung mga kaibigan nyo, yung common friends nyo, ano pong reaction dun sa nangyari?
wala naman ako nakakausap na common friends. Isa lang ba yun? Sino yung mga... Ayan, sila Tita Daisy, sila yung Miss Sarah. Ano pong ganyan? Kaya hindi, nagtataka nga rin yun. Hindi naman, si Sarah is itong kinakausap. Nagpapakatakot si Sarah dahil dissenting tao yun eh, di ba? Kaya lang, sabi nga, bakit ginawa ko? Bakit ginawa ko kay Asilit yun? Bakit nangyari yun? Bakit ginawa? Diba? Sabi naman sa akin din nila Sarah, kung nasa ano, later on, kung sa ano, patawarin mo na, you have so much blessing, diba? Ako naman, akin, pag nasabi ko na, tapos, ano ko, in-explain ako, yung side ko. Kasi ayoko naman lang ako eh, palalabas yung masama. Ako na nga ang nais, ha? Pero nila yung anak ko ba siya? Or tuloy pa rin yung friendship? Yung mga kaibigan niyo po? Yung circle of friends? Hindi ko alam. Dahil yun naman, hindi ko naman siya nakakabarkada talaga eh. Late nila lang nung kami kumakain. Iimbitahan kami kumain ni Miss Sarah. Eh, napakagalanting pamilya yon. Pakainin kami kung saan-saan. Ilang batalyon kami, di ba? Hanggang may halos kung narito, araw-araw nagkikita kami. So, tinresure ko yung friendship namin na yun. Kasi pinakataan ako ng maganda. In return, inimbit ako sa Jensen. Never ako mag-expect na magsalita, ano ba, bibayad ba ako? Nakakahiya yun. Dahil pakikipagkaibigan, nagtutulungan ako. Kasi I'm into jewelry business, di ba? O, nabili sa akin ng alas. Minsan, magbebenta sa mga kasama ng engineer. Sarah, thousand. Di ba pag sumasama ako sa'yo, Diyos? Di ba? Di, ayaw ako magsalita. Di ba? Baka mamaya sabihin, mayabang ako, ganito ganyan. Kasi nung sinasabi ko, may hawak ka pala. Isinara na niya yung pagpo-post. Sabi sa akin, pakiusap, tanggalin ko yung post nung doon. Tinanggal ko. O tinanggal din ang kusa niyo kasi sabi niyo ni ano, tanggalin mo na. Kasi ba't never ako magsabing tanggalin mo yung pinost mo? Di kung tama at baka Diyos siya, yun, tinanggal niya. Di tinanggal ko din, di tapos, di ba? Yung lang na... Pero dadalas sa sinda. Oo. Kumbaga kumalat na. Napag-usapan na. So ano dapat i-demanda ni ano ni Oro? Kasi pag hawak daw siyang magnanakaw. Oh, so magla-libel siya, tita. At saka po, so ikaw pala na huwag doon ni Asinit siyang po. Hindi, kanina. Okay. Nagre-reach out na. Paano ba ito nakikita ang message niya? Because, ano, sa messenger mo saan? Yung no, nag-miss call siya eh. Ah, tapos si Alden, si Alden ang nakikipag ano, di ba? Alden ba yun? Yan, pumunta raw siya rito, pumunta si Oben. Pabigyan ka ng panghanap buhay kahit malang 100,000 to start with, di ba? Kahit na 20 mil na lang ka. Kahit may, oo, ganun, di ba? 20 mil lang. Ang mga senadores, sabihin ka rito, kayong tatlo, ha? Mga nakopo, pabigyan na naman parang ano, mga retired na mga... yung mga writers na matatanda na, bigyan mo na isang project, huwag mo na yung ano yun, di ba? Para ayaw kikitain, ba? 10 million, 5 million, less ilang percent, o, oh, kanya-kanya nang may pang-umpisa. Sa pondo, eh. Ako nga ang tagapag-ano ni Melo ng dalawa. Tagaayo. Pag kailangan ayusin. Ako ah, sabihin ni dito. Sa katulay ah, tulay-tulayan ka. Sumama ka nga. Ay, look at the man of the record. Isira naman ang ulo ng mga mita.